Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-ibayong todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pang dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Tanong ko po, itong acidic nito, ito pinag-iugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang mga taga-subaybay ng DWIZ sa pamamagitan ng ating live streaming. Kayo po ay nakikinig na sa programang Balita na Serbisyo Pa! Ito po si June Del Rosario. Ako po naman si Edwin Eusebio. Kumusta kayo mga kaibigan? Tuloy-tuloy kami hanggang alas 7 mamayang gabi. 11 days before Christmas. Nagbibilang tayo, ha? Oo, at nagbibilang ka na rin ba ng iyong mga malulutong na pera? Salapi na may iyong pamimigay sa iyong mga inaanak. Hindi, pinagpapasalamat ko mga dalagat binata na inaanak ko. Wala akong maskuro, sabi ni Jin. Wala akong inaanak na bata-bata. Pero di mo ayaalis yan dahil Pasko ay Paskong Bata. Siguradong kakatukin ka pa rin ng mga bata dyan. Ako yung may mga ano, may ilan akong inaanak na sa kasal, partner. So, inaanak sa kasal, pupunta pa minsan. Eh, sila na nagbibigay na pabasko. Yung mga yung inaanak sa kasal, sila na nagbibigay sa ninong. Eto pa. O di, ano, ng anak. O di, apat na silang, tatlo na sila ngayon. Sus Mario, sup naman. Dapat ang inaanak sa kasal, sila nagbibigay sa ninong. Ganun ba? Oo. Hindi mo alam yun, ha? So, tapos na, ikaw guided as parent ka, ang maibibigay mo sa kanila, payo bilang pangalawang magulang. Tapos, yung pamamasko, sa mga bata yan, Paskong Bata yan eh. Alright. Okay. Anyway, partner, Webes ngayon. Oo. Siyempre, pag Webes, usap ang pangkalusugan. Oo nga. Oo, itong makakapanayam natin, expert ito. Yan. Sa, yung hot issue ngayon. Oo. Sa linggong ito, ang mainit. Dang back siya. Oo. Yan actually magiging topic natin sa siyasat sa darating na Sabado. Kasi itong si Dr. Crispin Fernandez, ito, ariritiro lang nito eh, mula sa ano, sa farm. Kasi ito, di ba, gamot eh. Oo. Ito, doktor to, pero ang kanyang expertise sa pharmaceutical. Ayun. From the pharmaceutical industry in the U.S. Yan. Okay. U.S. to, ha? U.S. based. Oo. At ito ay nag-graduate ng valedictorian ng high school. At saka founding president ng Federation of Independent Legions. Sige. Of Immigrant Philippine Americans in the North Americas. Maya-maya, mas elaborate mo pa yung kanyang background. For the meantime, gusto niyo makibahagi po sa amin ang linya ng telepono 470-1750-54. At ang ating smart text line 0908-1366-060 at ang ating Globe text line 0915-709-0882. Pwede rin po kayo mag-post ng inyong mga katanungan o kaya naman ay komento sa aming FB account. Ito po ay ang DWIZ882. Meron din po kaming website DWIZ882AM.com at ang sariling FB page na ating programa. Balita na Serbisyo Pa! Of course, bahagi ng inyo po namang pakikinig ang inyong participation. Sa aming palagi ang pagbibigay ng poll questions for you to answer and to participate sa ating program. Ang tanong natin for today... Bigyan mo natin ng background, partner. Ang background niyan, tungkol sa martial law. Kasi posibleng magdeklara daw ng batas militar o martial law sa buong bansa yung ating Pangulo. Ayos kay Pangulong Duterte... nakadepende sa magiging aksyon ng mga kalaban ng pamahalaan ang pagdedeklara niya ng batas militar sa buong bansa. Sabi ni Pangulo na posibleng ideklara niya ang martial law sa buong bansa kung magpapatuloy ang pagre-recruit ng NPA ng mga miyembro at susubukang pabaksakin ang gobyerno. Yun. Kaya, partner, ano ang ating poll question? Questions, ano ang masasabi nyo sa posibleng pagdeklara ng Pangulong Duterte ng martial law sa buong Pilipinas kapag sinubukang pabagsakin ng NPA ang kanyang pamahalaan? Ayun, ang gobyernong Duterte. Damay-damay na, pati mga mamamayang Pilipino na nahinahimik. Mm-hmm.
Tsaka ano eh, hindi lang naman partner NPA ang kalaban ng ating bansa. Pinaka ano rito ngayon, terorismo din eh. Yes. Although NPA is now, hindi naiklara na nga ng Pangulong terrorist. Pero ako, in my own opinion, ano, in my own humble opinion, wika nga, kung pag-uusapan ng martial law, wala naman ako nakikitang masama. Unless otherwise, talagang manunupin ng kalayaan yung mga sundalo. Pero ang martial law, parang alisunod dyan eh. Nakalakihan ko naman yun eh. Basta sumusulo abiding citizens ka, wala kang problema. Hindi kasi, yan, may stigma kasi, partner. Yun. Nung kasing panahon ni dating Pangulong Marcos, siya ay nagdeklara ng martial law for 20 years yata, nung 20 years ang kanyang, hindi ako, 20 years ang kanyang ano, term. Ay nakaranas ng mga may mga insidente, pang-abuso, mga insidente ng pang-abuso ng militar. Pero pa mga desaparecidos. Mga, mga nangawala. Kaya yun lang parang kaya mo siya takot. Stigma, parang, takot, partner. Eh ako mismo, partner, personal, ako yung high school noon. Ito yung naibanggit ko na rin sa Erin noon. Kasi ilang beses na rin natin napapag-usapan ng martial law. Talagang madaling araw nagising kami ng mga kapatid ko. I see. Nangungupahan kami dyan sa Intramuros. Ano yun, di ba? May pag, may martial law art, may magkakaroon ng sirena? Oo. Para pero yun, nagising kami, nagkakagulo sa labas. Kami yun, mga madaling araw. Paglabas namin, yung isang pintuan, sa, kasi three-door apartment yun eh. Paglabas namin, ang dami naka-blinker na metrocom pa noon. Metrocom. Siguro, mga limang kotse yun eh. Na talagang ano eh. Pinaguhuli yung mga ano. Yung mga taga, hindi ko malam kung taga-taga Mapuwa yun. Pinalabas. Mga college students. Anong tawag nila doon? Sona? May sona tayo, may sona. Basta't ginising at ano. Pinalabas. Kinuha. Kinuha niya sila kayo sa mga sasakyan. Yun nga lang, din lang na namin nabalitaan. At nakakatakot noon na magtanong kung ano ang nangyari. Ayun. Ganon ang ano noon, noong mga panahon na pardon, yun. May part na dahil noong mga panahon yun. 1972? Nag-aaral pala akong dumapa noon. Nag-aaral pala akong dumapa. I was born 1969 when the man landed on the moon. Kaya ang pangalan ko Edwin. Natuto ka ba namang dumapa? Hindi nga eh. Gumapang lang agad ako eh. Sabi ko sa'yo, I was born 1969 when the man landed on the moon. 1969? Kaya ang pangalan ko Edwin. Totoo lang dapat Paul Edwin from Paul Edwin Armstrong kay Neil Armstrong. Sabi nung ninong kong Kastilang Hilaw, dapat daw maganda swerte yung combination of name. Bakit? So anong ano? Binigay ba naman sa pangalan, tatlong pangalan? Ano? Edwin Lito, Edwin, Willie Lito, Edwin Lito. Mayaman ka pala sa pangalan. Dari kong pangalan, Edwin Lito. Edwin Lito. Pero maganda ha? Edwin Lito, para bang pagka narinig mo yung pangalan Little Edwin. Yun, Little Edwin, na parang walang kamuang-muang. Totoo naman. Na napaka-pure ng kanyang kaisipan at ng kanyang puso. Totoo naman. Na Edwin Lito, para bang talagang katiwa-tiwala. Alam mo man kay Maria. Alright. Okay. Patuloy tayo mga kaibigan. So ulitin natin partner ang ating poll question. Ano ang masasabi nyo sa posibleng pagdeklara ng Pangulong Duterte ng martial law sa buong Pilipinas kapag sinubukang pabagsakin ng NPA ang kanyang pamahalaan? Hindi lang NPA, iba pa mga kalaban ng gobyerno. Yes sir. Dumako na tayo partner sa mga maiinit na balita ngayon. Alright. Issue ngayon. Idinepensa ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang ipinatupad na dengue vaccination program sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa pagharap ng dating Pangulo, kanina partner, parang siya pa yata yung maaga nun eh, kauna-unahan. Ano? Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa controversial na dengue vaccine, binigyan din ni dating Pangulong Aquino na 2010 pa problema ang dengue sa bansa. Batayan niya sa ulat ni dating Health Secretary Enrique Ona, limang rehiyon sa bansa ang may pinakamataas na kaso ng dengue noong panahon na yon. Tatlo anya, sa limang lugar na ito, ang higit 100% ang itinaas ng kaso ng dengue. Habang pumalo naman sa mahigit 1,400% naman, laki nito, 1,400%. 1,000%, imagine that. 1,000%, eh, no? Ang iniakit ng kaso ng dengue sa Region 8. So kasabay nito, partner, sinabi ni dating Pangulo Aquino, naniniwala siyang dumaan sa tamang pagsusuri ang dengue vaccine, lalo't pumasaan niya ito sa US Food and Drug Administration
at ginagamit na din sa Brazil. Mm-hmm. So yun ang ano ang na, ang naabutan ko yung simula eh. Nagbigay ng kanyang opening statement. Opening statement si dating Pangulong Aquino. Okay, nabutan ko yung ano yung pagpapaliwanag ng Sanofi Pasteur. Yung kanilang representative. Parang ano, no? Sanadu! Oo nga. Oo nga. Samantala, kaugnay niyan, hindi naman daw masisisi si dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Health Secretary Janet Garin kung maling impormasyon ang ibinigay sa mga ito. Eh, sino may kasalanan? Hindi kayo hugas kamay ang WHO dyan. Kaya nga eh. Kasi parang ano sila kanina, napakinggan ko eh. Kung napakinggan yung sa WHO. Si ano, si Atty. Iba na kayo ng si statement ator. Yata. Eh. Si Dr. Anthony Lechon. Lea Chon. Lechon. Oo, ang ng Health Reform Advocates. Ang nagsabi niya sa kanyang pananaw, sa tanong kung dapat managot sina dating Pangulong Aquino at Garin sa pagpapatupad ng controversial, kasi kaya lang man naging controversial ito, mga kaibigan, imagine the cost, 3.5 billion pesos, ganun kalaki. Naubos ba yung 3.5 billion na yun? Parang hindi yata, kaya gustong i-hold eh. Parang hindi naman yung 3.5 ba yan. No? Baka kasama ito sa pinagmamalaki, ibinalik dun sa national coffers ng Pangulong Aquino. Kasabay niya, naginit naman ng mga expert mula sa National Academy of Science and Technology, uy, yung NASTI. Kahapon, nagpa-party itong NASTI na ito. National Academy of Science and Technology. Sina Dr. Antonio Dance. Ang pangunahing problema ay paghahalo ng tinaguriang bad science at ano? Politics. Bad science and politics. Ano, pinaghahalo? Okay, pinaghahalo. Basta talaga nahaluan ng politika ang isang bagay dito sa Pilipinas. Marami nang magaling. Alam mo kasi. Yan ah. Lahat ng bagay. Galing ka dyan. Lahat ng bagay na merong salapi, may pondo, yan ay dinadapuan ng mga kamay ng mga politiko. Salapi. Nasaan ang iyong kapangyarihan? Andoon sa kaba ng bayan. Anong meron dyan sa salapi? So, binigyan din ni Dance na dapat inihiwalay sa Department of Health and ang Food and Drug Administration para magampanan daw ng FDA yung tunay na mandate nito. Tama rin naman. Kasi nasa umbrella kasi ng DOH ang FDA. Eh, biro mo sa ibang bansa, talagang hiwalay. Oh, dapat separate. Food and drugs. Oo. Dapat talaga independent yan. Oh, kasi talagang maselan yung hawak ng sektor, ha? Eh, biro food mo, and drugs. Siya! Ang magdidesisyon kung yung ibinebenta mong gamot na yan ay karapat dapat sa markado, sa publiko. Biro mong yun. Tapos, kung may proyekto ang DOH, may pondo. May politika na dyan siguro. May pondo eh. Magagamit na ngayon yan. Merong inaalok na ano, sasabihin, boss, yung FDA, hindi pa inaaprubahan yung ano. Di ba may pondo naman tayo sa ano? Tawag sekretary. Sekretary, tasawagan yung head ng ano. Hindi pa rin. Tawag sa presidente. Ano ba yan? Ano yan? Anong tagal-tagal din yung aprubahan yan? May gosig na yan. May lobby yan. Kaya dapat talaga hiwalay. Yun. Kasi baka yung kaibigan ng mga taga-DOH, hindi po na sa atin sinasabi yung ngayon o kung ano bato, man. Bato sa example lang mo ito. May ano, merong ikamang gustong pagkakitaan. Hindi naman ngayon, itong yung FDA naman, siyempre, malinis ang kanyang konsyensya at malinis ang di ba? O di papalag. Yun. Kung under, hindi ka po pwedeng pumalag. Tanggalin kita dyan sa pagiging head mo dyan sa FDA. Sinasabi ko na sa'yo, ganun eh. Ayun. Tama yun, iwalay talaga. Okay. Issue ngayon! Asa na yung mga issue natin? Asa eh, walang Jerry Reach. Sandali ha. Sige lang, basahin mo lang yan. Okay, masahin. 130 billion kikitain sa Baikom approved train. Ito yung ano, yung Tax Reform Acceleration and Inclusion Train Bill. Okay, ito kasi yung mga tataas na mga ano eh, na mga buwis, no? Mga buwisit. Nakakabwisit na buwis, partner, sa mga ano, sa iba't ibang produkto, yeah, sa lalong-lalo sa ano, sa mga produktong petrolyo, yang sa mga asukal, sigarilyo, at pati partner, yung sabi mo bibili ka na sasakyan. Bumili ka na ngayon. Ay kasi next year magtataas 'yan. Dahil sa lemon law. Hindi, lemon law iba naman yun. Yung dahil sa train. Sa train? Oo, yung tax acceleration and inclusion bill.
na maaaring malapit na maging batas yan. Ano kang bibili kasi aprobado na yun sa BICOM eh. Masama ba dyan pati mga second hand? Eh, the more the second hand, the more the gastos yata eh. Ayan sa train. Dapat itanong natin yan. Kasi magiging ano, isa-isa mag, ano yan, pag-uusapan natin yan eh. Mm. Next week, pag-uusapan natin yan, yung train. Ano ba magiging epekto niyan sa mga mamimili? Mm. Bagamat, siyempre, may kagandahan din ang train. Mm. Unang-una, siyempre, yung tax, no? O yung take-home pay ng mga empleyado na sumusweldo ng hindi bababa sa, magkano ba yan? 30,000 a month. O, yun. Eh, balita ko, ikaw bibili ng sasakyan eh. Di, pag binenta mo yung sasakyan mo, ako na lang bibili. Ganun na lang. Ganun ba yun? Oo. Sino ba sabi bibili ako ng sasakyan? Narinig ko lang. Hindi. Ay, aawit na, awitan lang natin. Aawitan kita. Nagbabalik tayo sa programang Balita na Serbisyo pa! Ito po si June Del Rosario. At Edwin Eusebio, hanggang alas 7 po kami ngayong gabi. At tayo na sa public service segment na. Mm. At kaugnay niyan ay makakausap natin ang isang Batikang doktor, no? At marami yung binanggit natin kanina, partner. Marami. Recently retired from the pharmaceutical industry in the U.S. Ayan, no? Mm. At siya ay nag-graduate ng Valedictorian High School. Mm-hmm. Tapos founding president siya ng Philippine Pasay Chunghua Alumni Association at saka founding president of the Federation of Independent Legions of Immigrant Philippine Americans in the North Americas at recently knighted as Knight Commander of Rizal in the Order of the Knights of Rizal. Wow, magtaas na honor yan, ha? Yung mga kaibigan natin sa Knight of Rizal ay marami. At ito ay very active sa mga ano, mga kawanggawa. Kawanggawa, yes. Walang iba, of course, si Dr. Crispin Fernandez. Magandang gabi po, Dr. Fernandez. Magandang gabi din po sa kamila at sa ating makikinig. Opo. Kaya, kumusta po ba ang trapiko? Ito kami lang sa Pioneer Street, ha? Ang sabi sa GPS, wala nang po sila na jet. Ang time of arrival ko is 30 minutes. Matindi. Matinding traffic talaga yan. Kumusta po si Commander? Kasama niyo po. Hello? Pangit ang signal ni Doktor ano? Ano po kayo? Si Mrs. po, kasama niyo po. Ako po, si Commander rin si po nandito. At ako po nagmamaneho. Ay, nagmamaneho pa pala. Nag-usap sa telepono. Si Mrs. anyway, nurse. Di po ba nurse sa US? Hello? Alam niyo, hindi ko po kayo masyadong marinig. Teka, Dr. Fernandez, tatawagan ulit po namin kayo, ha? Ayusin po lang na po namin yung signal. Sabi muna kayo, Doc. Baka, hindi, kasi papunta rin siya dito, eh. Ganun ba? Hindi, hintayin na lang natin maya-maya. Para mas may naman. Pwede. Doc, malapit na naman, nasa fire. Doc, babasahin lang namin yung iba naming segment. Tatawagan namin kayo maya-maya, ha? Habang nagmamaneho. Habang papunta sila rito, papunta, eh. Mas maabot naman siguro. Oo. Okay, sige. Okay. Partner, doon muna tayo sa job opening. Marami tayo. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita na Serbisyo. Sa paghahanap ng trabaho ay wala sa araw ng alanganin eh. Lalo pa ngayon, gastusin ano? Dapat kailangan. At saka, bihirang kumpanya. Oo. Ang nag-hire. Pero kita mo sa mga panahon na ngayon to, ay miskin na magpapasok kasi pagka ending ng taon, nabihira ang nag-hire eh. Saka end of contract kasi doon sila mga contractual. So, ito. Pero ito, iba naman. Kung kailan magtatapos ang taon, nag-hire. May nag-hire. Eh, magsisimula nga naman sila by next year. Okay yan. Saan to galing, partner? Pakisabi mo lang. Galing ito sa Peso Valenzuela office. Pag sinabing peso, mga kaibigan, di pera yun. Public Employment Service Office ang ibig sabihin niyan. Diyan sa MacArthur Highway sa Valenzuela, hahanapin niyo si Mr. Ray Sousa, ang peso manager, o maaari na kayo makipag-ugnayan sa telepono 352-1000 o local 1710. Ayun. Isang supermarket. Ayan, convenience store ko, supermarket. Oo, supermarket to, partner. Oo. Mall and supermarket. Oo. Sige, anong kailangan? Kailangan nila ng isang section supervisor, babae. Mm-hmm. Nagtapos ng business admin at may karanasan sa retailing. Ayun. Retail.
Ito naman isang anto palagay ko ano to eh manpower services partner. Nangangailangan ng sewer mga mananahi po to, female, high school graduate at saka marunong ng ano, know how to manipulate machine, patakbo, ng makina. Tapos with 20/20 vision. Ay malinaw mata. Oo. Bawal na kasalamin. Ay kasi kayong karayong susot mo yung sinulit partner doon sa karayong na makina. Pwede ba yun? Hindi, sa lining, oh. Hindi, naalala ko yung lola ko nun, partner, eh. Talaga namang, ah, matanda na, ha? Pero, alam mo, partner. Daig ako sa pag-ano, eh. Pala, ano yan, palatandaan ang edad natin yan. Ako, okay. I realized that, eh. Mm-hmm. Pag naman pumunta ka ng, umabot ka ng mid-30s, subukan mo magsuot ng sinulit sa karayom. Oo. Pag ikay nakapagsuot pa, 20/20 vision ka pa. Ah, ganun. Pero pag hindi na, eh... may depekto na. Mahina na. Pagtingin ka na sa ano. Alin sa dalawa, ha? Uh-huh. Malinaw mata mo, nanginginig naman ang kamay mo. Parang ano, parang senyales pa rin ng ano, ng edad mo. Kasi di ba, ang mga dapat may edad firm na, eh, nanginginig ang ano, di ba? Parang ikaw, madalas. Ah! Binibir lang kita. Magpapasko, ha? Wala baka... Wala ka pa palang pabasko nga pala. Anyway, kailangan... Okay, ang kailangan... Ang kailangan ay... Sumay ko. Hindi ko. Inventory clerk. Oh. Apat. Male po ang kailangan nila at saka graduate ng IT-related course. Two or more year course. Pwede lang yun, no? Yung 2-year course. Oh, okay naman, 4-year course, mas naiki. At kailangan din nila ng sales assistant, con office staff. Isa lang ho ito, babae. Pwede kayong maging sales assistant o pag walang ganong benta, punta sa office. Mm-hmm. Female, graduate of business course, may karanasan o wala, pwede na. Kailangan din nila ng isang HR staff, female, psychology or HRDM graduate, with experience, more on payroll and timekeeping. Yan. Parang yan ang expertise ng mga taga-HR natin. Okay, kailangan din nila ng isang process engineer. Babae, ha? May bihira yung mga babae kumukuha ng engineering. Ito, babae. Industrial engineer graduate with experience. Ayun. Kailangan din nila ng QA coordinator. Isang, ito, quality assurance siguro. Quality assurance coordinator. Female industrial engineer graduate. At saka with experience. Ayun. Susunod. Sa director kasi si Nanay Dolor, pwede daw siya dun. Isa po, kailangan, sige ako na. Mm-hmm. Kailangan po ng isang manufacturing distribution manager. Yan. Yung pong sa palagay ninyo, pwede na kayo mag-manager. Mm-hmm. Ay, mag-apply po kayo. Male or female, graduate of industrial engineer with experience in production setup, knowledgeable in overall process in manufacturing. Kailangan po niya lang tatlong accounting staff. May tinatawag dito... account receivable, female accounting graduate with experience. Saan sila pupunta, partner? Para ho sa karagdagang impormasyon, kaugnay na magnabang kita trabaho, pupunta lamang kayo sa PESO o Public Employment Service Office ng Valenzuela Office, MacArthur Highway, Valenzuela. Nahanapin nyo si Mr. Ray Sauza, ang PESO Manager, o tatawag kayo sa 352-1000, local 1710, sa karagdagang mga detalye. Ayun. Yan. Okay, palagay ko, pwede na natin tawagan si Doc. Si Dr. Crispin Fernandez. Napaka-active nito sa mga, sa mga kawang gawa. Oo. Alam nyo, kasi yung pharmaceutic ngayon ang talagang center ng attention. Ang gusto niya kasing pag-usapan natin, isa sa mga pag-usapan, yung Denvax siya. Oo. Kasi sa pharmaceutic nga siya, tapos doctor of medicine pa siya. Talagang, kumbaga sir, ang combination, ang pakaganda. Well, at yan ay aral na aral pa sa US. Hari nawa, di tayo kasi dinidinig pa yan, may hearing pa dyan. Hindi naman tayo naglalayong mauna doon sa hearing na yan, kundi magbigay ng clarification. Oo naman, oo. Kasi, tsaka hindi naman korte yan eh. Pagka ang kaso nasa korte, yun ang mahirap. Baka makontempt tayo. Iyan palang yung controversial dyan sa Deng Baxia na pinagmulan yan. Kasi yung talagang binanggit natin kanina, yung kagulat-gulat, kalaking-laking presyo na inabot. Ayun, Tatlo kalahating bilyon? Isang ka na makakita? Samantalang sa Injaro, napakamura nito. Ha? Sa India? Sa India. O, kita mo, ginagamit na doon yan. Hindi, diba yung yung mga gamot na iba, mula nung nagkaroon tayo ng batas tungkol sa cheaper medicine, marami tayong mga gamot na galing sa India. Oo. Huwag ka nang bibili na sa China, ha? Oo. Pero okay ang gamot sa India, ha? Oo. Hindi natin sa dinidiskwento yan. But anyway, andyan na si Dr. Crispin. Fernandez. Dr. Fernandez. Hi, Doc! Okay na yung linya. Yes. Yun! Nasaan na ho kayo?
Dito na po kami malapit ng kumana ng Show Boulevard. Malapit-lapit na rin pala. Malapit na eh. Malapit na po. Ang problema nga talaga ay patungan. Parang ano, walang pagkakaiba. Nung ako po ay humahabol sa programa ko, eh ako'y nandito na sa partner sa may tapat ang building natin. Sabi ko, nandiyan ako si partner ko dyan sa may tapat ng barangay hall ng Urambo. Nandiyan tapat, oh. Problema mo, hindi umuusad. Kaya nung ito, nung nag-extra na po ako ng program, nagpaalam na rin siya dito sa harap ko. Parang gano'n ang mangyayari sa atin, sir. Kaya habang nagyan ka sa traffic, kakausapin ka na namin. Pero kung makaabot ka dito, makakamayan ka namin at makapagpo-photo ops tayo dito. Dyan na lang naman, yun lang naman. So, ayun, ano ang unang question? Siyempre, ang unang question natin yan, ilan taon na po ba kayo sa Amerika? At anong pinagkakaabalan nyo doon? Ba't kayo nag-migrate? Ano ba kayo, sir? Bago tayo dumako sa Dengvax siya. Personal muna. Mangingismis muna kami. Dual ba kayo? Dual? Sa ngayon eh, actually, sabi nga eh, triple citizen ako ngayon. American, Filipino, at saka senior. sabi ko na nga ba eh. Okay. Ano po ang pinagkakabalan nyo ngayon? Di ba nag-retire na po kayo sa US? Hindi po medyo retire tayo. Ako, nasisira ang linya ni... Opo. At kung nangyayari yung palita tungkol sa Dengvax siya, sa kabal ako hindi nag-retire dahil yan po ang naging hanap buhay ko nung ako po ay... This year lang po ako nag-retire. Nagtatrabaho din po ako sa isang pharmaceutical company sa US. Bristol-Myers Squibb, kompetensya po ng Sanofi yan. Pero hindi nga lang po ng vaccine ang Bristol-Myers Squibb. Pero yung pong mga proseso na pag-uusapan tungkol sa pag-discover ng isang gamot, mga antibiotic, gamot sa cancer o bakuna, yung proseso na yan, sa discovery hanggang sa pagmamarket po ng gamot, yan po isang napaka-komplikadong proseso na kung magkanisan, ay umaabot po yan ng 10 hanggang 20 taon. Matagal po wala. Yan. Ibaga haba, bago po yan maino sa market, ma-introduce sa public. Yan po. Doktor. Dahil nga po yan sa mga napakasusing pagkakaliksik na kinakailangan, bago po yan maisubukan sa unang pagkakataon sa mga tao. Dahil tumadaan din po yan sa unang-una sa laboratorio lang, pagkatapos ay ginagamit sa mga hayop, tinatawag na animal testing, na alam nyo nyo, nabalitaan din yung snuro dati na may mga nagpo-protesta rin tungkol doon. Sa mga animal welfare. Parang medyo bakit ginagamit sa mga aso, sa mga unggoy, ang mga gamot, para malaman natin kung anong epekto nito sa mga hayop, magamit din pa ng mga daga, ganyan. Ayun mo, Dengvax siya, hindi ginamit sa mga ganyan, yung mga guinea pigs na tinatawag? Yung vaccine, kasi parang... Naku, nasisira nga. Hello? Napuputol na, no, sayang si Dr. Fernandez. Subukan yung umabol, Doc. Mahabol na lang si Dr. Fernandez. Mahirap. Napakatong try na natin. Meron naman tayong sa poll natin, poll question. Asa si Christel? Papasukin muna natin si Gil Resontok pagkatapos ng ating poll questions. Merong mahalagang report. Okay. Tapos na? Tapos na. Okay. Sa ilan pa mga paksa pa rin ng mga balita natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy pa ho ng ating mga kalagdagang ulat ngayong hapon. Issue ngayon! Si Pangulong Duterte, ha? Nakipagsaya dun sa ating mga kasama sa media. Pero, last try na yan. Hindi. Sige, subukin mo. Dr. Fernandez! Ito na po. Masaya. Maganda na po ang ating signal. Ayan. Gusto ko pong maliwanagan kasi ngayon ay matagal na nasa US tungkol sa pharmaceutica, pag-i-introduce ng mga gamot. In a nutshell, paano po ba ang proseso mula doon sa sinasabi nyo ng pag-aaral hanggang sa ito ay may offer na in public itong isang gamot? O kaya yung vaccine. Let's concentrate sa back muna. Nagsimula po yan sa, siyempre, mag-decision po muna yung maaari kong isang gobyerno o isang kumpanya na katulad ng Sanofi o Bristol-Myers Squibb, nagkakaroon po muna sila ng talakayan kung ito po bang
sakit nito, marami pong naapektuhan. Mm. Sige po. Na naman. Ande. Sa bandang po ng mga kumpanya, natural, meron pong tinatawag na profit motivation po yun, ano? Natural, kung hindi, kung wala naman pong mga kliyente sa ganung sakit, hindi siya po pang bilang, kung minsan, yung pagkapasyahan nila na hindi po yan magiging economically viable, ano? So, meron din po naman silang tinatawag na yung pong para po sa charity work ng mga kumpanya, no? Billion-billion po ang binubuhos ng mga kumpanya katulad ng Sanofi sa pagpapalagana po ng mga gamot na kung hindi po libre, napakababa ng presyo. So, meron din po silang mga ganong klaseng mga pondo. So, dahil natanong niyo mula simula, so doon po ako nagsimula sa kinakasimula, no? Kaya kinakailangan may mampasya na ating bang pag-aaralan ang paggamot ng isang karamdaman. So, pag lumagpas na po doon sa parte na yon, ito na po yung dumarating na po yung mga siyentifiko na mga kandidatan po yan, may mga PhD po yan sa microbiology, sa yung pong ating mga veterinaryo, mga doktor. Talaga mga scientist, ano? Pagsasaliksik po yung mga inaaral sa mga institutions, sa research institutions, at pipili po sila na sa tingin nila yung kung magandang mechanism of action na pwede pong i-replicate sa laboratory at eventually po, amenable po yan sa mass production. So, sa pampi pa lang na po, umpisa pa lang po yan, ang million na po ang nauubos. Sa pagsasaliksik pa lamang po na kung ano po yung pinakamagandang diskarte o mechanism of action na pwede nilang gamitin para dun sila mag-ukol ng sapat na puhunan para masimulan ang pagsasaliksik. Yung po yung sinasabi ko kaninang animal testing, yung po yung before humans pa po yun. So, medyo wala pa po tayo dun sa tinatawag na clinical trial phases. Yung mga yan po nababanggit sa hearing kanina sa Senado na medyo makinig po ako with great interest. Na kung meron na po tayong phase 1, yun na po yung first in human, normally po yan, yun po yung mga normal volunteers na wala po sila nung karamdaman na sinasaliksik. Ang kailangan lang pong malaman doon, hindi po ba, i-exaggerate ko na po, no? Hindi po ba nakakamatay yung gamot, hindi ba nakakalasot, hindi ba, no, ano pang nagiging epekto niyan sa isang normal na tao bago natin ibigay sa mga pasyente. So yun po yung phase 1. Tapos yung pong phase 2 na po yun, yun na po yung first na mga subjects na meron po nung karamdaman na yun. Na meron pong dengue, halimbawa. Itingnan natin kung ano ba yung epekto niya sa katawan ng mga pasyente. So yung pong phase 3, so parang expansion lang po yun yung phase 2. At this time, nasa daan na po yung bilang ng mga pasyente. At pagka dumaan na po sa phase 4, ang ating produkto, magka-limit, meron na po yung approval. Yun pong napanggit po din yung sa hearing, yung tinatawag pong investigational new drug, yung pong IND. No? At pag na-approvahan na po siya, titigyan na po siya proseso ng FDA, yung pong drug application. At pag na-approve na po yun, pwede na pong i-market. Ngayon, yung pong mga gamot na medyo maselan at kakaunti yung mga pasyente na pag-aralan nung mula phase 1 hanggang phase 3, eh dumadaan po ng phase 4, yung po napag-usapan din kanina, yung pong post-marketing surveillance, o yung po tinatawag na post-authorization surveillance studies, na kung saan ang mga pasyente po lahat nakaregister po yan. At sila po yung sinusundan. At kalimitan yung pong mga kumpanya, katulad po ng Sanofi, eh, pumapayag po sila na tustusan yung ganyan klaseng research para po makalikom ng karagdagang karunungan tungkol sa karanasan natin dun sa, in this case, sa Dengbaksya, yung bakuna, kung ano po yung justification po sila. Ngayon, habang lumalaon po, dumadami po yung dumadami yung mga pasyente na nagagamitan ng bakuna. At natural, madagdagan po ng nadadagdagan habang dumalaon ng panahon, yung ating kaalaman tungkol sa
ano man yung ating pinag-aaralan. So ngayon po, ang naging problema po natin dito sa Tengpak siya, opinion po ng puno man, ano, napangitin po ninyo kanina eh, parang medyo wala pong sapat na independence po, no, o bukod yung ating FDA. Sa US ba, hiwalay, sa US ba, Dr. Fernandez, hiwalay yung FDA? Oo naman. Ang meron po tinatawag sila na advisory committee, na puro po yan ang eksperto. Ang tinatawag po dyan yung pong key opinion leaders o KOL. Kinukumbida po nila yung pinakamagagaling po sa specialidad na yun ng karamdaman. Halimbawa kung pinag-uusapan ko eh dengue, eh puro po eksperto ng dengue ang mga nakaupo po dyan sa panel na yan. Yan pong advisory committee. Na kaya kung iisipin po ninyo, yung FDA po sa Amerika, marami po siyang advisory committee. Dahil yung pong eksperto ng cancer, eh hindi po yung eksperto ng dengue at vice versa. No? So, bakit po tayo mag-iimpita ng isang eksperto sa epilepsy, tapos ang pinag-uusapan ay dengue, wala naman siya alam tungkol sa dengue. So, ang nangyayari sa advisory committee, puro po mga ginagalang, kaya po key opinion leaders, yung po ang mga kinukumbida ng FDA na umupo sa ganung mga komite. At sa bandang huli, sila po ang nagre-recommenda kung ang gamot po na yan ay dapat aprubahan o hindi. Ganun po ang nangyayari. At wala pong pakialam yung Pangulo ng Amerika o yung Secretary ng Department of Health doon sa proseso na yun. Sa pagkakalam niyo ba, Dr. Fernandez, yung Dembaxia ay aprobado ng US Food and Drugs Administration dyan sa US? Sa narinig ko po, hindi ko naman po nabasa ang label ng Dembaxia. Sa narinig ko, mukhang South America po lamang siya na-approve at dito po sa Pilipinas. So, yun po naman eh, hindi po kakatwa dahil halos non-existent po ang dengue sa mga temperate countries, ano yung medyo malamig ng mga bansa. So, hindi po yung katakatakan, hindi po inaral ang sakit na dengue. Sa Amerika, kailangan pong pasyente na may dengue halos. Near zero. Halos wala pong pasyente na ano. Kaya po naman, pwede natin sabihin na ang mga bansang katulad ng France, siyang pinakamalaking stockholder ng Sanofi, eh may mga puso din naman sila na magpuhunan para pag-aralan yung isang sakit na hindi naman laganap halimbawa sa France. No? So yun ay parang kawang-gawa na lamang ng mga paralaking kumpanya. At kung marami pong kasi hindi nakakaalam na yung pong mga paralaking kumpanya po yan, katulad po ng aking pinagretiruhan na kumpanya, tilyon-tulyon po ang mga pinagbibigay na gamot po niya sa buong mundo. Yung po aming Bristol Myers Squibb, yun po lang sa Afrika, eh tilyon-tulyon po ang inaabuloy natin sa mga Afrikano na nagkaroon po ng HIV. Na napakamura po ng gamot o kaya eh libre. Depende po sa programa na ginumungkahi ng mga gobyerno yung po sa mga bansa sa Afrika. Anyway, Doc, Dr. Fernandez, nabanggit niyo yung murang gamot, yung presyo. Pumapasok kayo yung questions na bakit ibang mga bansa sa Asia, among other countries in Asia, eh mura ang kadilang dengbaksiya. Pag dito sa atin, tumaas. At gaano katotoo na yung mga ganitong issue na napag-uusapan na nakakarating sa Kongreso ay kagagawan din ng mga kapwa pharmaceutical companies na nandoon sa larangan para makipagkompetensya. Yung essence of competition si pumapasok nga ba dito? Natural po yun. Kaya po natong itipot yung hearing na pagkaman meron pong balik yung pagkarinig ko po eh, tatlong kumpanya po yan na nag-uunahan sila na i-develop ang dengue vaccine. Apo. Medyo nauna na pong namuhunan ang Sanofi. Ayun. So, natural po na sila ang maunang mabigyan ng approval. Meron sila po na ang pinakamarami ng napag-aralan at nasa liksik tungkol dyan sa pakuna na yan. Natural po yun eh. Kung sino po yung mga una, siya po unang maaaprubahan. I see. Malamang,
Doctor, so, kung hindi mangyari na Papa, hindi aprobahan yung isang gamot o bakuna, dahil yung pong ginamit yung kumpanya na yun, eh, may mga issue. So, kasi parang po, hindi natin masabi, dahil lang magsasaliksik, eh, kasalukuyang pa lamang na ginagawa ng kanilang mga evidence, hindi ko nga po alam ang pangalan ng American company na nililisis din ng vaccine, ano? Na posible na sa pagdating ng panahon, yung bakuna na dinidevelop nila, eh wala nitong issues ng impact ng Sanofi. Posible po yun, na hindi na kailangan umiwas pa dun sa wala zero negative na pinatawad, zero negative na pasyente na hindi pa po nagkakaroon ng dengue. Posible po na hindi na yung maging tolerate ng mga susunod pang mga generation na vaccine na madi-discover. So, pag nangyari po yun, natural, wala na pong bibili ng Sanofi vaccine in this case. Pero ano lang po yun? Halimbawa lang po yun. Katulad po lang may mga gamot sa Rayuma na yung po ang kumpanya, eh, specific ko na po, no? Yung kumpanya po namin, nagkagayang po kami gamot sa rheumatoid arthritis, ang problema yung amin po iniinjection sa swero. So, mayroon pong ibang mga kumpanya na nang-aral, eh, pwede na sa pilduras. Eh, natural, kahit naman po silang pasyente, gusto nito yung oral kesa sa intravenous, ano po, yung pong sa ugat nilalagay sa swero. So, pag nagkaganon, eh, yung pong billion-dolyar na inubos ng naunang kumpanya sa pagsasaliksik, eh, malaking kawalan po sa kanila yun dahil natural po na nilipat ang market doon po sa isang population na mas mabugus po ng mga pasyente. Ayun, oo. Okay, kasi kumisa po kasi ang mga pharmaceutical company masyado po namamalay. No? Dahil akala po ng mga tao, eh, ganun na lamang ba sila kagamit sa pag-ikumita ng pera. Doktor, Dr. Fernandez, magbe-break lang po kami. Babalikan, tatawagan ulit po namin kayo para pag-usapan pa yung sa inyong bilang isang expert, ano ang nakita niyong mali dito sa pagkaka-introduce ng Dengvaxia? Nagbabalik tayo sa programang Balita na Servisyo Pa! Ito po si Jun Del Rosario pa rin. At Edwin Eusebio sa huling bahagi ng part niya ng ating program, Bilis ng Oras. Oo nga, at nasa linya pa rin natin, di ba? Si Dr. Crispin Fernandez. Doc, nandiyan ka pa? Nandito na po. Nakakunik na po sa wakas. Magandang gabi. Ano? Nasano kayo? Nandito na pa rin po ako sa Pioneer. Nakikita ko na yung interjection ng show. Awa-awa naman si Doc. Kala ko na, sabi niya, at least nakita ko na interseksyon. Napakinggan niyo po ba ang, even though yung mga paunti-unti, no? Yung hearing kanina tungkol sa Dengvaxia? Opo, nakinig po ako. Inabot ko naman po yung simula, medyo kalagitnaan. Eh, medyo napapailing na lang po ako dahil nga po kasi ang katulad din po ng mga ibang bagay sa ating pamahalaan, no? Yung pong ating mga proseso, yung tinatawag po sa medyo malalim-lalim na English, institutions, no? Yung po yung ating institutions, meron po tayong mga kahinaan, no? Weak institutions, no? Na madali pong i-manipula at iayon sa kagustuhan ng isang leader o politiko o ganun. Kasi po wala tayong mga proseso na inilagay. Hindi po natin sinasabi na wala namang pagnanasa na magkaroon ng gagandang proseso. Ang problema lang po, eh, yung ating mga leader, eh, medyo abala po sila sa mga ibang bagay. At yung pong mga dapat na mga batas na isa katuparan sana para palakasin yung ating pong mga institutions, eh, nawawala po sa prioridad. Ano? Hindi po yung nagiging kanilang unang-unang pakay para patibayin ang mga kalakaran ng mga anumang mga proseso sa ating pamahalaan. At sa gayon, kung sino man po yung nakaupo, wala po siyang magagawa kundi sumunod. Dahil naka-spelling na po yung mga step 1, step 2, step 3, ganun, naka-codify po yung mga proseso. Kung ito pong nangyari sa Dengvaxia, eh meron na po tayo ng proseso na katulad po ng sa Amerika, mapupulaan na naman ako ng iba kong kaibigan. Amerika ka na Amerika eh. Ang problema po kasi, yung ating sinasabi na
sa present day po, no, ng technology, flow of information, mm-hmm. yung pong paggagalingan ng information, kahit na po halfway around the world po yan, hindi na po yun na napakahirap kunin at matutunan at sa katuparan natin sa Pilipinas. Kahit po itong pagpapalakad ng traffic, hindi po ito mahirap eh. Ayaw natin lutasin eh. Yun ang problema natin. Bilang isang bayan, ayaw natin isolve. Yan po ang aking conclusion. Kasi kung gusto po natin isolve ito, solve na ito eh. So, ang common denominator na binabanggit mo, Doc, mga politiko. Yes. Sobrang political will siguro. Sobrang napopoliticize. Yes. Marami tayong politiko, pero walang political will. Oo, napopoliticize ang ating proseso. Tingnan po ninyo ang unang-unang nagiging sintomas ng kawalan ng mga strong institutions. Yung pong nakaupo, eh hingi ng hingi ng extraordinary powers. Tama. Kasi kung ang existing po na mga institutions sa ating bansa, eh matakas, malakas at matitibay at medyo talagang, kumbaga eh, hindi mo pwedeng lusutan at dahil masyadong pinag-aralan yung mga loophole na pwedeng lusutan, hindi na po natin kailangan yung mga extraordinary powers. Correct. Kung ano-ano pa man po yung, kasi po katulad po sa Amerika, magpapatawa na po ako ng konti, no? Sa Amerika po, kahit po si Donald Duck, ang presidente. Ang presidente po ngayon si Donald Trump. No? Kahit po si Donald Duck pa po ang presidente ng Amerika, ang Amerika po ay hindi tutumba. Dahil, ang kanya pong mga institutions ay matitibay. Pundasyon na talaga. Pundasyon. Well-established. Naniniwala ako sa kanyang partner eh. Yun po ang isang malaking problema natin. Sa mga iba pong tama po na PPC po natin dyan sa DWIC din po, yung mong pinag-usapan natin, yung interest of federalism and so on and so forth, yung po yung mga institutional change na gusto natin pag-usapin bago nitong ating kasaran, na hindi na po tayo magre-resort to extraordinary measures para lang po magampanan yung mga pangkaraniwang pang-araw-araw na mga superior. Tapos lang yung extraordinary emergency powers. Doctor Hernandez, I think you would agree with me na matetest mo ang isang matibay na sistema kung, partner, kung ang sistemang yon ay hindi kayang sirain ng isang tao, ng isang uupo doon ang hawak. Kasi kapag ka nababaluktot mo yon, napapaikot mo yung sistemang yon, ibig sabihin yung sistemang yon ay mahina. Yun ang example ni Dr. Fernandez na sa US partner. Well entrenched yung yung kanyang sistema. Nakatagang baon na sa lupa yan. Ano ba yung sistema? Yung constitution nila sa US for how many decades exist? Dito sa atin wala. Hindi na papalitan yun, ha? Wala pa isang taon dito sa atin. Palitan. Ayun nga, mapalit na kailang constitution na ba tayo? Anyway, Doc, meron lang kasing gumugulo sa isipan ko eh. Tungkol sa Dengvaxia. Ano po ba itong papel? At kasi pa pang mga vaccine or medicine. Ano po ang papel ng World Health Organization dyan sa mga gamot na inintroduce sa mga bansa? And to be more specific, dito sa Dengvaxia. Meron bang kinalaman din ang WHO sa pagkaka-implement ng vaccine na ito sa ating sa mga Pilipino? Ganito po, kung yung po inyong specific na tanong, maganda po yan. No? Ang mga bansa pong katulad ng Pilipinas na tinuturing na third world country, wala po tayong resources na magseliksik. No? Yung nga lang pong pinadalaw namin bayan sa Leyte, sa Dulag Leyte, yung pong mga mag-aaral doon sa high school, hindi pa nakakita ng microscope. So, yung pong ating kakayanan na tumustos ng ganung klaseng halaga para mapag-aralan natin ng, sa ating sarili na mag-conduct po tayo ng clinical trials among Filipinos only. Kasi sa ibang bansa po, sa Japan, halimbawa, ginagawa po yan. Sasabihin nila, clinical trials on Japanese subjects only. Kasi yung pong sakit na yun, nagkataon po na isa po ako dun sa mga na humawak po nung hepatitis na gamot. Marami po kasi may hepatitis sa Japan. So, yung pong gobyerno ng Japan, gusto nila pag-aralan ang mga
sarili nilang mga mamamayan ukol doon sa karamdaman ng hepatitis. Eh, ang Japan po kasi medyo may kaya. So, kaya nilang gawin. Mm-hmm. Ngayon, ang Pilipinas po, aminin natin, medyo hikahos, hindi natin kaya. So, ano po kayo nang nangyayari? Aasa po kayo tayo sa katulad ng United Nations, ang WHO po, kung hindi po natin nalilimutan, eh, sakay po ng United Nations. Mm-hmm. Ano po? Mm-hmm. Kaya, umakaminsan, pag pinupulaan po yung mga ganong organisasyon na international, dahil hindi namin kayo kailangan, huwag nyo kami pakialaman, kami mm-hmm. suberen niya, kami eh, huwag nyo panghihimasukan, mm-hmm. eh, napapailing na lang po ako. Dahil, mm-hmm. alam po natin na yung pong kanilang natuturing nating pakikialam, yung po eh well-meaning, mm-hmm. yung po eh para din po sa kapakanan natin. Mm-hmm. No? So, balik natin sa ating baksya, kung ang ating pong sana ay kakayanan ay nandun, mm-hmm. ayos, tema wala nga po. So, asa po tayo sa WHO, na sangay po ng United Nations, na sila po ang tumustos, mm-hmm. so, nag-aambag din naman ng Pilipinas sa United Nations eh. Mm-hmm. Hindi po ba? Opo. So, paubayan natin sa kanila dahil ang Amerika, malaki politika, Germany, ganyan po. Yung mayayaman mm-hmm. ng mga bansa, mas malaki tihamak ang kanilang inaambag po dyan sa United Nations. Para po sa kanyang mga sitwasyon, sa tulad po ng Ebola, pandemic, yung ayan po. So, ibig sabihin, Dr. Fernandez, parang gusto ko lang malinawan pa ng ano, na dahil sa kakulangan natin ng ano, actually, may nabasa na akong isang pag-aaral na talagang kulang tayo sa research. Okay? Yeah, dahil po sa kakulangan natin ng research at saka pondo o funding for the research, we, ano, na, kumbaga sa ano, umaasa tayo sa mga ganitong international body. Tama po yan. Equipped with mga specialists at saka, of course, well-funded. So, tama kaya nagkaroon ngayon ng opinion itong WHO. Tama po. So, dito po sa ginawa nilang opinion, kasi may binasa yung ano, medyo hazy, no? Yung kanilang binanggit kanina. Doon pa parang naguhugas kamay ang WHO dito? Maaari po yung intent na paghuhugas ng kamay. Pero ang dapat mo kasi natin masundan, yung pong timeline, ano? Yung pong timeline. Mm-mm. Ang mga guidances po na ini-issue po ng mga international bodies, mapatungkol sa kalusugan o ano pa man, ay base po doon sa information available at the time. Ayun, oo. Lalo po yung totoo, lalo na sa siyensya, sa agham. Mm-mm. Dahil ang ating pong kaalaman ay wala pong katapusan yan eh. Palagi po tayong nag-aaral, nagsasaliksik. Mm-mm. At yung information natin noong 6 months ago, eh hindi na pala, obsolete na pala, paglipat ng ilang buwan, isang taon. So, kailangan po yung tuloy-tuloy na pagsasaliksik. Pagsasaliksik. Eh, yun po ang talagang medyo matindi na isa, para po sa isang bansa katulad ng Pilipinas, hindi po natin kayang tumustos ng ganun na sustained effort, no? Parang pag-aaral. Eh, pero ano po, yung binanggit ni partner ko, ni Edwin Eusebio, na ang isa sa mga issue rito ay 3.5 billion pesos partner, ano? Correct. Sa palagay niyo po ba, medyo mahal o tama lamang ang presyo na yun ng vaccine? Iyan po yung tinatawag na negotiating skills, ano? Medyo negotiating medyo skills, ha? Kailangan po medyo mahusay tayo magpag-usap bilang isang bayan. At ang dating po natin, eh, medyo nangihigil tayo ng konting limus. No? Ganun po dapat magmakaawa po tayo. Dapat ganun po ang dating natin dyan. Eh. Hindi tayo nagastang mayaman, ha? Na, okay, how much? Ah, yan how much? I don't care, diba? Hindi naman po tayo mag-aarpa. So, kung katulad po ng sinabi niyo, kung totoo man po, hindi ko po alam kasi na direct knowledge ko, na kung totoo po yung sinabi niyo na mas mura ang pagkabili ng isang bansa ng vaccine sa Sanofi kaysa sa pagkabili ng Pilipinas, mali naman yun. Hindi ko ba? Eh, from the practical standpoint na lang eh, natural, eh bakit? Ganun ba sila kagaling pag-negotiate at tayo eh, bopol ba tayo? Hindi pa tayo marunong. Doc, mga huling tanong na lang, sa palagay nyo, ano katatapusan itong, ano magiging conclusion ng investigation? Saka, lastly, bakit nagmamahal ang mga gamot? Ano dahilan yan? Oh, lalo sa Pilipinas, mahal ang gamot. Pitaka. Actually, nandito na ako sa lobby. Ito matatapos yung inyong show. Yeah, pasok ko kayo, meron pa tayong ano, 12. Para makapag-photo up tayo. Yung pong pagmahal ng gamot. Eh, kanina, medyo pahapya, nabanggit ko na yung dahilan.
sa DWID ako. Eh. Mm. Tapos, so, yung pong kasing laki po ng uhunan na kailangan sa pagsaseligig, yun po ang nakaka sa presyo ng gamot. No? At baga, Doc, pumasok elevator. Antayin na lang namin kayo. Babasahin na lang muna namin yung mga ano ha. Yung aming sa poll question. Yeah, no. Total, nandito na rin lang kayo. Ayun na si Doc, nasa elevator. Natin, kasi gusto ko malaman, partner. Kasi siya yung expert sa pharmaceutic, ha? Yeah, yeah, no. Bakit ba nagmamahal ang mga gamot, lalo dito sa ating bansa? Yeah, malalaman natin yan maya-maya. Okay, partner, poll question. Ano ang masasabi niyo sa posibleng pagdedeklara ng Pangulong Digong ng martial law sa buong Pilipinas kapag sinubukang pabagsakin ng NPA ang kanyang pamahalaan? Ayun! Sabi ni Pao Jin. Pao Jin? Okay lang naman kung talagang kailangang ipatupad sa bansa kung para naman sa safety ng bayan at mga inosenteng mamamayan. Kahit kapwa pa nating Pilipino ang kalaban dahil may batas tayo na dapat sundin. Mula naman kay TMU POI, POI, TMU POI, I want martial law and national ID, SIM card and phone registration for all Filipinos so no criminal can ever hide. From Miglit sa Masyara Cunha, yun lang naman ang abusado, ayaw dyan eh. Yung mga abusado lang daw ang ayaw. Mula naman kay Chris Ta, dapat lang para mawala na at mabura na ang mga NPA sa bansa natin. From Rolly Dadison, ito ay huling barahan ng pamahalaan na ibinigay ng mga tao sa presidente para protektahan ang ating bansa laban sa mga abusadong komunista at mga rebelde. Ayun. Okay, Dayan Marcelo, ako ayoko na magkaroon ng martial law kahit hindi ko pa ito nararanasan. Parang masama ang kutob ko eh. Pakiramdam ko, hindi pa rin siya best solution. Patas monitor na kasi yan eh. Paano kung may umabuso na naman, wag na. Alright, so, dito na si Doc. Sige. Pagkabilis. Meron pa tayong 10 minutes. Welcome po dito sa ating... salamat po. Hari na why, better late than never. Yeah. At, okay, yung gusto po namin malaman, Doc, ano-ano, bakit ba nagmamahal ang mga gamot? Yun nga po, kasi kung iisipin po ninyo, isa pong gamot, mapa antibiotic, mapa anti-cancer, o ano pa man, o maging bakuna. O bakuna. Libo po yung mga posibilidad na sinasaliksik bago po sila makapili ng isang mechanism na pwede pong gamitin sa paggamot ng anumang karamdaman. Mm-hmm. So, doon pa lamang po sa simula nung pagsasaliksik, daang milyon dolyar na po ang nauubos. So, kailan mabawi mo yun? Natural po yun. Dahil ngayon, kung tayo po isang bilang isang lipunan o isang mundo, halimbawa, kung ganun tayo ka-idealistic, ano, payag ba tayo na tustusan natin yung ganung klaseng pagsasaliksik? Kasi palagi po yun na nababanggit ko sa mga iba kong kaibigan. Pag tayo po manonood ng concert, 5,000 pesos, okay, bayad. Nood ako ng football game sa Amerika, lalo na football game, mahal ang ticket, bayad. So, nood ako ng sine, IMAX, bayad ako. Pero pag sinabi po ninyo dun sa tao na pwede ba kayong magbayad ng konting pera o babawasan at dagdag namin ang buwis ninyo para research. Magkaroon po tayo ng research na funded ng gobyerno o ng United Nations o ng WHO para nang sa ganun, lahat ng bansa sa buong mundo ay makikinabang sa resulta ng research at hindi na po yan magiging private enterprise. In doubt. Pwedeng mangyari na ganun, magmumura ang gamot. Tsaka ang isa po hindi na lalaman ng karamihan, yung pong approval, yung pong NDA, may expiration po yan. 17 years po yan. So, yung pong inubos mo na bilyon, kailangan mabul ka sa tambol mayor para mabawi mo o kumita ka sa loob ng 17 taon na yun. Dahil pagtapos ng 17 taon na po na yun, ang gamot po nagiging generic. Oh, so, kung yung pong katulad ng... Ibig sabihin, wala nang magmamay-ari noon. Hindi mo na ma-taantawin mo ng partner. Pag-aari pa rin nila. Wala nang patent. Yung copyright niya, patent niya expired. So, pwede na siyang kopyahin. Nung mga generic manufacturers. So, ngayon po, yun ang nangyayari po doon. Bakit nagtatanong sila? Bakit yung bakuna na siyam na bakuna sa buong expanded program of immunization, 3.2 billion lang. Tapos, itong isang bakuna, ilan lang ang binigyan. Tapos, bakit 3.5 billion? Bago pa. Kasi bago pa siya. May patent protection po siya. Ayun. At kinakailangan pong bumawi yung nagpondo noong research. No? Ngayon, paglipas po ng panahon, at nag-expire po yung patent ng Sanofi,
meron na pong pwedeng gumaya nung bakuna na yun. At doon na magmumura? Doon na po magmumura. Tulad po ng yung mga iba pong mga branded na name, marami po yan. Siguro pinakasikat na yung Lipitor. No. Yun, yung pong Lipitor, nung naging branded po siya, medyo may kamahalan siya. Mm. Pero nung nag-expire po yung patent niya, naging generic na po siya, ay napakamura na. Ayun. Alapang 10% ng original price. Ganon. So, yan po yung magkaminsan, hindi po natin alam na... So, hindi pinapanggit yan, hindi medyo, hindi medyo... Dapat binanggit yan, bakit nagiging ganun kaya kamahal? Pala nagmamahal ang bagong gamot o kaya naman bagong bakuna. Ngayon, wala naman pong pumipigil sa mga organisasyon katulad ng United Nations o WHO na maglabas sila ng bilyon din. Pero di ba para pag-aralan din nila yung sakit na yun. Wala naman, it's a free world. No? Bakit po, kaya po tinanong kanina, bakit bilang lipunan, bakit hindi po tayo magpasya na dapat pag-aralan natin ang sakit na Alzheimer's. Halimbawa lang. Kahit na yung dengue, buhusan natin ng pera. Correct. Pero, public po ang magpopondo nung research. Yung katulad po ng United Nations, WHO, o Institute of Health, wherever, na bibigyan po natin siya, bubuhusan po natin siya ng puhunan para masaliksik yung sakit na yun. At paglabas po niya, sabi natin, oy, pondo namin yan. So, paglabas niyan, libre yan. Pwede ganun. Pero hindi po ganun ang lipunan natin eh. Hindi ganun din ang... Ang ating pong kasalukuyang lipunan, ang ating pong pag-iisip, hindi pa po natin nararating. Serado isip natin sa ganyan. Sabi nga nila, utopian view po yung akin, ano? Yung po yung perfect society. Very idealistic. Perfect society decides na bukas, dapat wala ng dengue. Bubuhusan namin niya kahit na ilang bilyon abutin niyan. Bubuhusan namin niya para pag nalabas na yung resulta, bigyan niyo sa Pilipino, libre yan sa Brazil, libre yan sa Mexico dahil yan ay pera ng buong mundo. That can be done, but habi mo nga, masyadong idealistic. Pero Doc, ito ha, kayo'y matagal sa US at kayo sa pharmaceutical din naman, ano? Correct. No. So, paano nyo mapapaunlad? Alam mo, given a chance na kayo'y magkaroon ng isang pwesto, paano nyo babaguhin ang sistema dito sa atin sa Pilipinas? Daming lobbyist dyan. Napakaganda po ng tanong ninyo kasi doon po sa mismo pinagtatrabahuhan ko dati, pag naglalakad po ako doon sa aming research building, ang nakikita ko pong mga nakatingin po sa microscope, puro po mga singkit. Liit kita. Puro po singkit. Yung pong mga yon, pinadala po ng gobyerno ng China para mag-aral po sa pinakamahuhusay na universidad sa Amerika at nakakuha po sila ng PhD. Galing. Sa biology, sa ano pa man, na microbiology, ganyan. Nagiging eksperto po sila. So, konti pa pong panahon, mga 5 hanggang 10 taon, ang pharmaceutical industry po sa China ay madadaig na po ang pharmaceutical industry kaisang paman sa mundong ito. Ganun? Dahil, bilang isang bansa, nagpasya sila na magkakaroon tayo ng sarili nating industriya na pharmaceutical. Answer to your question, paano po natin pauunlarin ng Pilipinas? Mayroon ba tayong ganung liderato na magsasabi na si Juan de la Cruz, tutustusan namin yan, bawat uubusin niyang pera. Talagang scholar ng bayan, padadala namin niya kung saan man, sa Oxford, sa MIT, sa Harvard. Pag-arali namin yan. At kung ilan po yung mga natapos na yan, mag-uwian na, meron na po tayong karunungan. Ang problema, meron kang ano yan, partner eh. Kasi pag-aralin mo, although siyempre dapat may kontrata. Natural, o may kontrata. Kasi otherwise, mag-OFW yan. May kontrata. Dapat may kontrata. Makikinabangan ng ibang bansa yan. May kontrata po. Dahil kung ang China po nagagawa yon, kaya din po natin gawin. Ang problema lang po natin, sabi mo nga kanina, ala tayong political will. At yung ating pong mga liderato, iba po pinag-aabalahan ng isip eh. Iba. Pagkita. Hindi ko nasasabihin. Korean! Mga Koreano yun eh! Mga Koreano yun! Oo. Mukano Korean. Kaya sabi ko, yung sinasabi po kanina, yung ating institution sa country, yan po ang ating pinakamalaking suliranin. Naggawa nga po tayo ng FDA. Hindi naman natin binigyan ng sufficient na independence. Correct. So, ngayon, ito ngayon ang nangyari sa atin. So, pabor kayo na talagang ihiwalay na sa Department of Health? Yung budget niya, okay. Siyempre, Office of the President, executive branch siya ng gobyerno. Pero, pagdating po sa pagpapasya, yung pong committee, advisory committee, na nag-approve is approve ng mga gamot, kailangan po yung independent. Kung kinakailangan po tumawag tayo ng pinaka mga magagaling na eksperto from abroad, gawin natin.
Ayun. Kung wala tayong sapat na dulong, ano pa naman yung bayaran mo ng honorarium yung tao? Ba? Kahit na ba 100,000 dolyar pa eh. Dumating lang siya sa ating committee meeting ng 1 week. Oh, patirahin mo sa Manila Hotel, baka tuwan-tuwa pa yun. So, at least makuha natin yung karunungan niya sa ating pag sa ating pagtatalak sa talakayan kung ito pang dengue vaccine na ito naaangkop ba sa bansa natin. Ayun. At pag sinabi ng advisory committee na parang hindi yata maganda pag ginawa natin na ganito po yung ating mga position paper. Hindi po ubra na may teleponong kikililing at sasabihin, oy, wag niyong pakikiimat, approve na yan, at ang pera niya, nandiyan na, parating na. Oy, mayroon pondo na yan, at yan, tuloy na. Maiwasan sana yung gano'n. Maiwasan sana yung gano'n. Kung, right. Naku, marami pa tayong pag-uusapan. Dok, hindi ano to, hindi to ang ulat huli. Ay, hari na wapo. Gusto namin makasama ka pa. At maraming kapaliwanagan dapat na yung alinawin. Ako lang parte, kung ako yung meron lang kapangyarihan na magrekomenda sa Pangulo, i-recommend ako sa FDA to si Doktor. Correct. And it will be right within my wheelhouse. Kasi ang aking pong trabaho, tinatawag na drug safety physician. Wow! Yun po ang naging global medical reviewer po ako. Yun po naging aking position. Sana po maging consultant kayo dyan sa ano, ha? Sa food and drugs. Yung susunod na mga pagkakataon ko, ba't naaabuso yung gamot? Pwede natin kay doktor, eh, no? Yung mga drug addiction. But anyway, we're running out of time. Maraming salamat po, Doc. Okay, bukas, partner. Pag-uusapan natin yung tungkol sa Pag-ibig Loyalty Program. Ay, gusto ko yung Pag-ibig. At, siyempre, ang ating kaibigan, ang GSIS Cash Benefit and Aras Advisory. Alright, at dyan po nagwawakas ang pang-Webest edisyon ng Balita na Serbisyo Pa. Muling babalik bukas alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dito sa DWIC. Ating puntandaan ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapala mula sa Diyos. Ang inyong mga nakatuwang sa serbisyo, ako si Edwin Eusebio. At sa ngalan po ni Engineer June Baldonado, Communication Assistant Jane Margaret Cruz, si Honey Lirio, si Christelle May Deang, ating mga social writers. Ako naman po si June Del Rosario.